or the filing of other appropriate charges. Ganun din po ba mangyayari kay former Bambang Mayor Alice? Dito muna siya bago it-turn over to Senate. But the initially po, kanina po ay sa pag-uusap po ni Chief PNP na SLG po, since meron po siyang existing warrant of arrest at naatasan po yung PNP, ay ito-turn over po siya immediately sa Office of the Sergeant Arms ng Senate. At kung meron pong mga kaso po na isasampa po, the PNP will be the one filing it. Initially, yan po yung napag-usapan po kanina. If there are other updates po, we provide you updates po. Ma'am, based? Ma'am, last week yung Senate commented ang PNP intelligence for providing the information that led to the arrest of the two co-accused. This time, meron naman bang role ng ID dyan sa operation na ito? Malaki po ang naging role po ng ating intelligence group dito po sa pagkakahuli po. Just like yung nauna po na sina Cassandra Ong at saka si Sheila, efforts din po yan ng ating intelligence group dahil through our police attaché. At sabi ko nga, through the memorandum of understanding between the Philippine National Police and Indonesian National Police, ay malaki po ang naging papel po nitong MOU po na ito. Doon po, especially yung exchange of intelligence information that led to the arrest of the Cassandra Ong and Sheila and now si Alice Guo po. So, we have to commend the efforts po ng ating intelligence group on this issue po. At no less than, the director po ng Bureau of Immigration mentioned ito during the hearing na the PNP was the one who provided them information na nasa custody na po ng Indonesian police yung nauna pong dalawa at that led to their immediate deportation papunta po dito sa Pilipinas. So ganyan din po yung ginawa po ng PNP, hindi po tayo tumigil ng ating coordination sa ating Indonesian counterparts at nagpapasalamat po tayo sa ating Indonesian counterparts for heeding the call po nitong mga information at nag-turn out, nag-positive po yung ating information na doon nga po siya sa isang hotel nakuha po. Ma'am, based on info, gaano na siya katagal doon sa hotel na yun? Anong ginagawa? Well, we don't have full details kung gaano na katagal ongoing yung investigation but maganda yung naging coordination ng ating police attaché doon at yung Indonesian police that led to the location nga po nitong si Alice Guo po. Ma'am, nagpalipat-lipat ng hotel? No information about that po dahil ongoing pa po yung interview at yung official reports po ay wala pa po sa atin but kanina po before coming over here, kausap ko po mismo yung intelligence group na nag-facilitate po they opted not to disclose more information kasi ongoing pa po yung efforts natin to locate the others po. Ma'am, may info tayo kailan or anong oras makakabalik si Ma'am Yan po yung inaayos ngayon po ni Chief PNP at ni SLG. Sabi ko nga, titingnan yung possibility. We have two options, whether yung ating police attaché na yung mag-escort papunta po dito sa Pilipinas or it would be the SLG and the GPNP that will be traveling to Indonesia to fetch po si Alice Guo po. Pero wala pa pong final ngayon but we will provide you details and updates po as soon as ma-finalize po yung travel plans po. Pero possible, ma'am, ngayong araw? Kasi same day yung... Yes. The intention of the SILG and the GPNP is within the day is we can get the custody of Alice Luo po. Ma'am, sorry, na-establish na po ba kung paano naka-alis talaga ng bansa si Mayor Luo o si Alice Luo? Considering na may mga lumalabas na reports na may tauhan ng PNP, allegedly na kasama niya doon sa bago siya sumakay ng mga. Under investigation pa rin po yan and we are closely coordinating with the NBI and the BI to determine nga po yung naging possible exit points po ni Mayor Alice Guo. But like we said early on po na there is a possibility nga po talagang umalis po yan through backdoor dahil nga po through immigration, sa customs, sa ports, and even sa airport, alam po niya na mapa-plug down po siya doon dahil nasa immigration lookout bulletin order na po siya. So, ongoing pa rin po, sir, an investigation. And if
And when lumabas po sa investigation po natin na meron pong mga pulis na tumulong po dyan, no sacred cow po dito, papanagutin po natin ang sinumang pulis na mapapatunayan po nating tumulong sa ginawa pong pagtakas po ni Alice Guo at iba pa. Pero may tinitingnan po tayo possible officials or mga personnel na posibleng nasa likod po tumulong sa pagtakas? Sa ngayon ay wala pa po. Wala pa po tayong identified na possible involved dito po sa naging pag-alis po ni Mayor Alice Guo. At kung meron man po na nanonood po sa atin ngayon at nakikinig na meron pong information, iniingkayat po natin na makipag-cooperate po sila para mabigyang linaw po ito yung naging pag-alis po ni Alice Guo sa ating bansa. Ma'am, if ever po na susunduin si Alice Guo doon, anong unit po ng PNP ang naatasan ni Chief PNP para umalalay sa security at sumunod? Baka ang IG po. Baka, no definite pa po because initial po kanina ay ang usapan po it is si mismong si SILG po ang babiyahe po doon at si Chief PNP po. Mga picture ha? Yes po. Picture yes. Ma? Yes po, ibibigay po namin itong mga pictures po na ito. Okay, other matters? Tapos na po tayo. Ma'am, parang nakaka-umay na. Yala, ibe-break ko po. Sige po. Ma'am, reaction lang po doon sa post po ng isang TV network na meron daw pong mga, meron daw pong open letter ang mga pulis po doon na naka-assign para mag-operate po sa POJC na parang napipilitan silang gawin yung trabaho nila. Well, ang mga pulis po natin ay professional po. Pagka tayo po ay nade-deploy sa isang major events at similar to this na long deployment po ay bago po yan i-deploy po. Particularly yung mga dinala po doon sa ibang rehiyon po ay lahat po yan ay kinausap ng maayos. In fact, pinagdala po sila ng enough provisions po kasama po yung kanilang mga uniforme at mga personal na gamit po dahil alam po nila na magiging mahaba po itong magiging deployment po nila. At no less than the Chief PNP was there for a few days, almost a week, para po makamdaman ng mga pulis natin na yung ginagawa po natin ay bahagi po ng ating mandato para iserve po ang isang warrant of arrest. Ito ay isang court order at wala po tayong hangarin dito na pabayaan yung ating mga pulis. In fact, yung ating pong director po, no less than the director po ng Directorate of Controllership ay hanggang ngayon andoon po mula mahigit isang linggo na po siya doon, dalawang linggo, to make sure po na lahat po ng pangangailangan po ng mga pulis po natin in terms of pagkain, yung mga tulugan po nila, and even yung mga portalets po were provided by the PNP po. So yung may mga lumalabas po dyan na mga di umano ay sulat ng isang pulis, may mga nagre-reklamo, we have some reservation doon sa mga lumalabas po na yan. At napakarami na pong lumalabas na misinformation at fake news po. So huwag po tayong magpapadala po doon. What we can say is, alam po ng mga pulis natin, sabi ko nga, professional ang mga pulis natin. Hindi po yan na ang sinusunod po natin at ginagawa po natin ay within the bounds of law po. So ma'am, kaya totoo yung mga pulis daw na sinabi ng atin ng seminar, yung claim nila na atin ng seminar pero eventually nilalabas. Like I said, kausap ko mismo, pinapartikular yung mga pulis po galing po ng Calabar Zone. Kausap ko po mismo yung regional director, si Brigadier General Kenneth Lucas, and according to him, yung mga pulis natin na dineploy, nagkakaon po ng orientation at sinabi po sa kanila kung ano po yung dahilan kung bakit po sila i-augment po. And this is not the first time, this is not the only police operation na nag-augment po tayo outside of doon sa territorial unit, kasi kailangan din po talaga natin na palitan at magkakaon ng rotation basis po doon, dahil sabi ko nga nung umpisa pa lang ay we are ready for a long haul for this purpose po. Well, kahapon po ay nag-insist po na pumasok po doon sa mga restricted areas po itong senator nito yun, at pinigilan po natin yan because so as not to further delay po yung ginagawa po nating implementation. Since day one po ay yun po yung ginagawa nila, so much distraction, so much delay,
strong resistance that contributed doon sa delay kung bakit hindi natin na-fully implement po itong objective po natin, which is to serve yung warrant of arrest sa hinahanap po natin. Yung mga instrumento po natin ginagamit, may mga additional po tayong instrumentong ginagamit that give more credence doon sa mga earlier po natin na na-detect na mga human life doon po sa underground facility po nila. It's what really contributing doon po sa delay kung paano po natin ma-penetrate yung tinitingnan po nating lugar na posibleng nandoon po is definitely, kung sino man po yung nandun sa ilalim po ay they are receiving information. Kasi once na nagpupunta po tayo sa isang particular na lugar at natutumbok, makikita po natin doon sa instrumento natin ay lumalakad, nagtatakbo at umaalis po sila doon sa lugar po na yon, which is a clear indication na meron po talagang nakakapagbigay ng information sa kanila. Kasi during our search, during our implementation, ay open naman po, nandoon ang representative po ng KOJC at even yung kanilang isang network po doon ay talagang lahat ng galaw ng pulis doon dinodokumento po nila. So yung leak, you know, in terms of the information saan tayo nagko-concentrate ay definitely po ay nakakarating po doon sa mga taong hinahanap natin kasi nakikita doon mismo na talagang gumagalaw at may movements po yung mga tao po sa baba. Thank you.